Hello po, good afternoon, good afternoon, good afternoon po sa inyong lahat. Narito na naman po si Tita Emmy at sa inyo ay magpapasama. Ayan, magluluto po tayo ngayon ng ating pananghalian. Ayan, maggagawa po tayo ng chicken with lemon, ayan, like a chicken stick, beef stick. Ayan, chicken stick po ang gagawin natin, may lemon. Meron po tayong toyo, ayan. Meron po tayong sibuyas, bawang, ito po, bawang, ayan. Meron po tayong paminta, ayan po, ang ating paminta. At lalagyan ko po ito ng patatas para po maging kanin po nila, ayan. Meron po tayo ritong patatas, ayan. Alagay ko po itong patatas na to para po ito ay maging kanin nila kasi hindi nga po sila nakain ng kanin. Ayan po yung patatas, ayan po. Kaya atin na pong umpisahan ang ating trabaho. Ayan, para po tayo ay makatapos na. Ayan. Ito po, lagyan po natin ang bawang. Ayan. Bawang. Hindi po masyado pang mainit ang aking kawali. Ayan, nagdagdagan po ng konti ng apoy. Kasi number 7 lang po siya. Para medyo lumakas, nilagay ko po sa number 9. Ayan. Sama lang po kayo kay Tita Emmy sa araw-araw niyang paglalapag ng kanyang mga trabaho. Ayan po. Ayan. Enjoy-enjoy lang si Tita Emmy sa kanyang trabaho. Enjoy lang po tayo. Para hindi po tayo nai-stress sa aking trabaho. Sa ating trabaho. Ayan. Sa araw-araw na po natin gawain. Umaga hanggang hapon, alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, ang trabaho ni Tita Emmy para hindi po ma-stress. Lagi po kayong tinatawag para meron po siyang kasama at meron po siyang kausap. Ay, Tita. Kasi minsan po, pagka mag-isa ka lang, parang nakaka-boring din po, wala kang kausap. Ayan. Kahit paano po, nariyan po kayo para na rin po kayong kausap ni Tita Emmy. Ayan, meron na po tayong bawang dito. Medyo nagbabrown na po yung ating bawang. Ilalagay ko na po itong ating sibuyas. Ayan. Lagyan na po natin ang sibuyas. Itong ating dinigisang bawang. Ayan po. Lagyan ko po ito ng patatas. Itong gagawin natin chicken stick. Wala po akong wala po akong stand, kaya medyo nariyan po lang tayo lagi. Kasi pag nagdala po ako ng stand, minsan po hindi tayo sinuswerte, hindi rin po tayo nakapagsama dito. Dala ko yung stand po minsan po yung may tao, hindi po tayo makagawa. Ayan. Isa lang po ni Tita Emmy ang kanyang sibuyas. Kunin po natin ito, malasik na sibuyas na ito. Sayang po naman yan. Ayan. Madali na po mag-brown. Kasi po, medyo nilakasan ni Tita yung kanyang apoy. Lagay na po natin itong ating chicken. Ayan. Nagsalang na rin po ako ng washing machine. Natapos ko na rin po yung loob. Ayan. Natapos na po ni Tita yung loob. Ayan. Pasensya na po kayo kasi yung laking stand. Uy, lumabas na naman itong aking sumobra po yung aking paghalo. Malinis naman po yan dyan. Huwag po kayong mag-alala. Kasi naman po yung lagi naman nililinis po yan dyan. Pinulot ni Tita Emmy yung sibuyas. Ayan. Lalagyan ko po ng asin para po mag-release siya ng kanyang likido. Ang sarili po niyang liquid. Mag-release po siya. Tigyan po natin siya ng asin. Ayan. Huwag naman po gano'ng karamihan kasi lalagyan ko po ng toyo para po hindi masyadong umalat. Ayan. Kamaya ko na po lalagyan ng paminta. Ayan. Papanto muna natin para pamaya po ay atin pong titingnan ko ano po mangyayari sa kanya. Ito na po ating silipin ang ating ginagawa. Ang ating niluluto ay wala po silang wala po yung aking strainer na maliit. Ayan. Alagay ko na po itong ating lemon na squeeze na po ni Tita Emmy.
Lasing ko lang po itong ano, buto. May buto po kasi. Ayan, wala po kasi yung kanyang strainer na maliit. Ayan. Wala naman po sumama ng iba pang buto. Ayan. Buto ng ano, lemon. Lagyan na po natin ang ating lemon para po lumasa na rin po siya. Umasin-asin na po siya. Ayan. Ang ating lemon. Lagyan na po natin ang paminta. Ayan. Bagal po ang takbo ng paminta. O, konti po ang lumalabas na paminta. Nangalay po. Nangalay si Tita Emmy sa paminta. Ayan, pwede na po siguro yan. Ang ating pamintang nilagay. Ayan, lalasa na po yan. Marami-rami naman. Kasi konti na lang man yung ating chicken na nilagay. Ayan, takpan po ulit natin. Ayan. Ayan po. Ang ating, ano, niluluto na chicken stick. Ayan. Ayan. Lagyan ko na po ng toyo. Lagyan na po natin ng toyo ang ating like adobo. Ayan. At atin po siyang patutuyuin para hindi naman po para lumasa po ng gusto. Ayan. Nilagyan na po natin siya ng lemon kanina. Ngayon naman po ay nilagyan natin siya ng toyo. At hahayaan po natin siyang mag-dry o mag-patuyo ng konti. Ayan. Luto na rin na po ng konti yung ating patatas. Tama-tama po yan. Pag naluto po yung patatas, ay dry na po siya. Ayan. Meron po akong dalawang itlog at meron po akong ham and cheese. Ayan po. Nagawa po ako ng omelette ng bata para po ito ay kanyang hapunan. Gawa po tayo ng kanyang omelette. Ayan. Ayan. Ay, naglag. Iyain na po yun. At kukunin na lang po yung kita. Uy, meron pong hindi nahiwa. Meron pong hindi nahiwa na ham. Meron pong malaking ham. Iwain ko lang po ng sandali na. At baka ko iawain ng batang lalaki. Ayan. Kunti lang naman po yun. Ayan. Meron po ako na-prepare ng kawali. Ito po. Meron na tayong ilagay ng kawali dito. Patapin. Ayan. Ayan na po yun. At nagawa po tayo ng omelette. Kaya na po yung aking ginagamit. Ayan na po. Pagka po Lunes, medyo nahihirapan ng konti si Tita Emmy dito. Kasi po yung dapat mong gamitin, hindi ko po alam kung saan nila ilalagay. Ay, naku. Pag Sabat Linggo, sila lang po kasi rito. Ay, lagay na po natin itong ating egg and cheese with ham. Ayan po. Lagay natin siya para maging omelette ng batang lalaki. Ayos lang po natin ng konti. Ayan. Ayan po ang ating gagawing omelette. Luin ko lang po itong ating chicken. Baka naman po ito ay masunog. Naglalaba pa rin po si Tita Emmy. Kasalan pa rin po yung ating washing machine. Ayan.
Hakmak ko lang po ng konti itong ating niluluto. Kung tama na po yung ang kanyang lasa. Kung di na po natin dadagdagan ng kung ano pa man. Tama-tama na po siya. Lalagyan ko lang po siya ng konting pampatamis ng konti, konting asukal lang po. Para po ba siyang baking? Kasi hindi po sila naglalagay dito ng baking. Konti lang naman po yung ating ilalagay na ano. Yan lang po. Kalahating kutsarita lang po ito. Para lang po maging baking po ng kanilang pagkain. Kasi po pag wala pong baking, parang wala pong lasa. Bagay, ako rin po sa Pilipinas, hindi na rin po ako naglalagay ng baking. Nasanay na po rin ako dito. Kaya gumagawa po ako ng paraan para po magic sarap, hindi po rin ako naglalagay. Para po magawa ng paraan, lumasa po ang ating ulam. Ayan po. Ayan. Ganda na po ng kulay ng ating niluluto. Natakpan ko lang po sandali. Ayan. Tapos ating po hihinaan. Hinaan po natin ng konti para po hindi masyadong masunog naman po. Ayan. Hininaan ko. Dati po natin number 9. Ngayon po gagawin po natin number 6. Ayan. Kumusta na itong ating gagawing omelet? Kumusta ka na omelet ka? Ayan. Wala po kasi yung aking ginagamit na yung parang plastic na sandok na hindi po siya nagdidikit. Kasi po yung pagka ano yung nagdidikit sa sandok, ayan o, dumidikit po sa sandok. Kaya po, yung po maganda yung plastic na yun, hindi ko na naman po alam kung saan na naman nilagay ng mga bata. Minsan po yung, mahirap po talaga pagka wala ka rin eh. Ayan. Nabaliktad na po natin. Ayan. Ayan po. Nabaliktad na po natin siya. Okay naman po. Pukuin lang natin ng konti. Nakidikit po pagka ano eh. Mainit naman na po yung ating kawali ng ating ilagay. Ayan. Ayan po. Titignan po natin ulit ito mamaya. Ating po silipin ang ating niluluto. Silipin po natin siya. Mainit po itong hawakan na eh. Mainit na po eh. Ayan. Silipin ko po siya. Ayun. Okay na po. Ayan. Sinilip ko po one time. Hindi ko po kay kasama. Pero sabi ko eh kulang pa. Ngayon naman po eh tamang-tama na. Ayan. Tamang-tama na po siya. Ayan. Tingnan ko lang po ng konti. Ano po ang titikman ni Tita Amy rito? Baka po may kulang. Ito lang po, tikman natin itong konting maliit. Mainit po. Nilabas ulit ni Tita, mainit. Okay na po. Pinatay na po ni Tita Amy. Okay na po siya. Yun ang mga kaibigan ko. Maraming pong salamat sa bawat araw na inyong pagsama kay Tita Amy. Thank you very much po. Buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Sana po ipatuloy at patuloy niyo po akong subaybayan. Ayan. Sa akin po manonood, subscribe na po kayo hanggang sa makarating po kay Isabel para updated po kayo sa ating mga inilalapag. Thank you very much po mga kaibigan ko, mga Pinoy-Pinay. Bye-bye po. I love you and I love you all. Bye-bye!